Ano, sasabihin ko talaga o ayaw mo nang malaman? Sasabihin do. Ayan. Ano, sabihin ko? Opo, Dok. Ano daw ang result? Napapaiyak nga ako. Bakit? Excited na excited kami ay para malaman yung gender nung siyempre nung baby namin. Kasi lahat kami expected namin ay babae, pero ano man ang ibigay, lalaki, babae, bakla, tomboy, kahit ano, basta anak namin, siyempre, tanggap yan ang buong buo at blessing yan galing sa taas. Yan yung pinakasabi ko nga dati, di ba? Yan yung pinakamalaking blessing na natatanggap ng tao galing sa taas. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kami na alamin ang panibagong madadagdag sa aming pamilya. Oh. Ayun, magandang gabi sa lahat at ngayon ay kinakailangan naming umalis, pumunta ng Dayat Camarines Norte kasi nga hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente dito. Kaya kawawa naman ng mga bata. At sobrang init talaga, as in, talagang hindi ka patutulugin. Meron man kami generator pero hindi namin magamit kasi may mga kapitbahay medyo maingay. Kaya kami na lang mag-sacrifice, kami na lang aalis. Pupunta kami ng Dayat kasi dumay kuryente para na sa ganun ay makatulog ang mga bata. Total, bukas ng umaga ay check up din naman ni Commander para sa gender reveal. Yun, gender reveal sana all. Okay, so nagpe-prepare lang kami. Ngayon ay 9 PM na, siguro magantay kami hanggang 10. Kung hindi talaga magkakaroon ay tutuloy na namin to, alis kami, puto kami ng Dayat, magbabiyahe kami. So to lang ay tulog ta. Ayan. Ito yun, ayan, naglagay na kami ng gamit dito. Tapos yung bata nandito na sa labas sa tulog. Ayan, walang kuryente. Oh, si Marcos liit dito na natulog. Wawa naman. Hindi naman pwedeng nakabukas ng tumagdamag. Ano, Mac, nakaready na kayo? Ay na po. Okay na? Ikaw, Jay, may gamit ka na? Opo. So tara. At kasama din natin itong mga aso. Kawawa naman kasi kung iiwan dito. Okay, so na-ready na namin lahat. At yun, sobrang init talaga. Hindi talaga kaya, konting galaw mo lang. Talagang pausang ka na talaga. At walang kasiguraduhan kasi kung kailan magkakuryente. Kanina, pumunta kami ng Canoreco. Canoreco kasi yung may hawak dito ng kuryente. So, nagsabi sila na wala nga daw talagang kasiguraduhan. Kasi may mga natumbang poste. Kaya yun, tutuloy na lang namin to. Hindi na namin sasama si Rans kasi total, di pa rin nakakapag-diop mula nung nasa Isabela yung kaya ayaan na muna natin. At kaya naman namin, bukas naman ay check up lang ni Commander. Tapos uwi na rin kami para makapag-vlog pa tayo bukas. Okay? So ngayon, nagbabiyahe na kami at 10 PM na. So hindi na namin mapapatagal to kasi sigurado kung di kami magkipagsapal rin ngayon na umalis, sigurado magdamag kaming gising nito. Tapos yung isang oras at halos 40 minutes, nandito na kami ngayon sa Dayat Camarines Norte. Nakita nyo naman, nasa sentro na tayo. Ayan, sentro na. Tinatay ko lang si Commander tsaka si Mac. Bumibilis na lang ng foods na pwede namin makain dun sa hotel kasi medyo nakagutom na din. So kita-kits tayo dun sa hotel na pag-i-stay namin. Dun ay pwede kasi yung pets kaya doon kami ulit mag-i-stay. Dahil sa brownout, nandito kami ngayon. So, yun lang, okay lang yun. At least, hindi naman kawawa yung mga bata kapag matutulog. Kasi, sila lang na may iniisip namin na sobrang kawawa sa sobrang init. Pasalamat na nga lang din kami kagabi kasi yung nanay ko, nagpahiram sa amin ng rechargeable na electric fan. At nagamit namin buong magdamag. Kaso nga lang, low watt na din, hindi na namin magagamit ngayong gabi. Kaya talagang ito na lang talaga yung solusyon. Ayun, okay lang, may purpose din naman tayo bukas. Ayan, nandito na kami ngayon sa hotel at nakapag-park na kami. At sa awa ng Diyos, may bakante pa na room. Kaya may matutulugan kami. Parang dito din tayo nag-stay dati, and doon pala sa dulo, ano? Okay, room 3. Oh, bakit? This is our house bigger. Oy, ayos. So, bababa kami ng mga gamit mamaya. Uy, dito na kami. Makakatulog na ng himbing ang mga bata. Kagaya ni Marcos, liit. Ayun, ayos. Mabuti na lang din pala, hindi natin sinama si Rans. Kasi kung sinama pa natin si Rans, hindi kasha, ano? Kung mag-extra bed dito, sigip din. So, kung sumama si Rans, baka nakabukod ng room yun. naka-solo lang. Mabuti na lang din at hindi na natin inabala. Kasi 10 PM kami umalis. So, sabi namin, huwag na nating istorbo yung baka nagpapahingi na yung tao. Di bali bukas naman, nandun na ulit kami. Okay, baba na tayo ng gamit.
Unahin natin yung mga aso. Asan yung aso? Ha? Asan yung aso? Hanap-hanap mo na naman si Mimi. Asan? Saan si Mimi? Wala. Ay, sa car. Kukunin ko? Kukunin natin. Kunin natin, mainitan sila dun. At dito nga ay halatang halata na napagod din sila sa aming biyahe. Kaya ito, at bagsak na bagsak talaga silang lahat. At least, makikita ko na lahat sila ay magiging maayos ang pagtulog ngayong gabi. At kinabukasan nga ay nauna sa akin gumising si Commander kaya ayan, nabidyuhan pa tayo. At syempre, ginising na rin nila ako kasi nga nandoon na daw yung aming kakainin na almusal. At heto nga, at nauna na sila na kumakain. At titingnan natin kung ano nga ba ang inuulam ni Commander na sabi niyang healthy din daw para sa aming baby. Ngayon, silipin natin kung ano yung ulam niya. At eto pala yung sinasabi niya na isa daw sa healthy din na pagkain para sa mga buntis. Siyempre, fresh na isda. At matapos nga nito, eh siyempre nag-asikaso na rin ako para makalakad na kami. Okay, so nakaready na kami ulit para lumabas at pumunta sa ubigay ni Commander. At yun lang talaga, tulog lang tapos alis na naman. So naikarga naman na namin yung mga gamit doon sa sasakyan. At excited na excited kami ay malaman yung gender nung siyempre nung baby namin. Kasi lahat kami expected namin ni babae. Pero ano man ang ibigay, lalaki, babae, bakla, tomboy, kahit basta anak namin, siyempre tanggap yan ang buong buo at blessing yan galing sa taas. Yan yung pinaka, sabi ko nga dati, diba? Yan yung pinakamalaking blessing na natatanggap ng tao galing sa taas. Kaya, excited na kami. Punta na tayo dun sa ubigay ni. At siguro, dalhin din muna na. I-drop namin din si Commander para mas excited ako, para suspense. Idala ko yung mga aso muna dun sa vet nila. Tapos, itong mga bata, paglaruin ko muna sa mall. Oras naman nila ito kasi wala, puro talaga tayo trabaho. Hindi nabibigyan ng oras madalas ng mga bata. Kaya, oras naman nila to. At para mamaya, pag pick up namin kay Commander, malalaman namin yung result. Ayan. Isang pa niya? Okay na. So, okay na daw. So, palis na rin tayo. Tara. Okay. What inside the mommy's tummy? Baby sister. Baby sister? Gusto mo baby sister or brother? Baby sister. Oh, pati itong bata, baby sister din ang gusto. Good boy. Oo nga naman, kasi puro barako na talaga sila. Oh, tatlong barako. Plus ako pa apat, kung madadagdagan pa lima. Pero okay lang yun. At least isang team na yun sa basketball. Kung magbabasketball. Eh kaso ito, baka ang gusto ay parlor. Are you gay or no? No. Ay, okay lang naman pati. Okay, so tara na, labas na tayo. Oo. Opo? Opo. Always say opo. Sana muna tayo. Sa OB. Drop ka namin doon, tapos diretso kami doon sa bit ng mga aso. Ano? Oo. Yung aso pala, ngayon ko lang nalaman na kapag meron silang menstruation, paras din ng tao yung mainitin yung ulo. Paras din pala. Kasi yung isa naming aso may menstruation siya, tapos lagi niya pinagtitripan yung mga kasama niya. Paras din pala ng tao talaga, no? Magagalitin. Magagalitin din. Okay, dito na kami sa Animalandia. Dito na kami. Baba na lang namin yung mga aso. Sobrang excited na talaga ako, mga bayan, na malaman kung ano yung gender ng anak namin ni Commander. Kasi last na to, kasi pang-apat na. So pang-apat na CS na to ni Commander, so bawal na talaga. Kaya sana babae talaga. Tara, labasan natin yung aso. Ito yung mga aso, tinan nyo. O, diba? Ang dodogi, ang dodogyot. Ang dodogyot nyo. Awan ko nito. Kaya mo magdala ng dog, ano? Njeng? Hawa ka na. Yung isa. Yan. Ako na magsasara. Sige, diretso na kayo dun. Dun sa ano? Dun sa grooming. Pakakalbo natin yung mga yan para hindi sila bumabaho agad. Okay. Ay. Sino mo mapagantay? Sabi ko nga yung Commander, wag niya lang talaga akong i-message kung ano yung gender kasi gusto kong malaman. Eh, pagpunta na namin doon mamaya. Ayun. O anak, tahan-tahan. Sige. Kaya mo yan, anak. Big boy ka na eh. Good. Oh, dito na. Sana bukas na. Halika, anak. Ay, nalaglag, anak. Tara. Dito. Sa grooming area tayo. Sige, pasok.
Huwag ka na yun, daming aso. Kapag ganito na lang natin para malinis. Yan, ganyan. Kalbo. Mga veterans, anong magugupit dito? At ito na nga siguro yung huling beses muna sa ngayon na makikita namin sila na ganito kahaba ang kanilang mga buhok. At syempre talaga napaka-cute nila. At ganito na kanipis ang magiging gupit nila. At pagkatapos nito ay dumiretso na rin kami para naman makapaglaro ang mga bata. Okay, dito na kami sa loob. Kasama din si Mac. Ayaw si Mac gawing guardian eh. Let's go here! Okay, you can play. Tonto, favorite niya dito eh. Favorite niya kasi dito. Sige na, play na kayo. Babakat ko yung mukha ko, try ko yung kaya. Grabe, tonto ang mga bata oh. Langoy, parang ilog. Sarap! Ito maganda dito kasi pati guardian eh, pwede maglaro, pwede ka bumalik sa pagkabata. Daddy, it's so much fun to go in it, like playground. Okay, play na kayo, dali, go. What are you doing? Sleeping? Sleep tayo, Jay. Ito si Mac. Tulog muna tayo dito. Yeah. You want to sleep? Yeah. Come on, let's sleep. At matapos nga ang isang oras nilang paglalaro ay nakaramdam na rin sila ng gutom kaya dumiretso na kami dito upang kumain. At hindi pa nga sila nakontento pagkatapos ng laro na yon at naghanap pa talaga sila ng iba pang mapaglalaruan. So hanggang ngayon alas 4 na mahigit nandito pa rin kami kasi hindi pa rin tapos si Commander. Pumunta siya dito ay 11 AM pa, imagine 5 hours na nandito pa rin kami. So kinuha na muna namin itong mga aso, mga kabayan at ito na sila ngayon. Hindi mo na maintindihan kung anong lahi para ng mga skull. Hoy! Hoy! Badyan! Hoy! Shh, hoy! Badyan! Bad! Hoy! Tinan mo talaga ito oh. Ayun oh, sige. At papasok kami sa loob para tingnan kung tapos na si Commander o hindi pa. At sobrang tagal talaga dito kasi na-stuck lahat ng pasyente nila kasi nga 2 weeks silang sarado. Ayan yung pangalan noon nila oh. Wala kasi masyado dito ang ubigay niya ata. Hindi ko sure. Kasi kung marami dito, bakit nagsisiksikan lahat ng kababaihan na buntis dito, di ba? So, sige. Ano, papasok mo dyan sa loob? Bubuksan natin ito isa? Okay, sige. Nagbili na rin kami ng isa pang cage. Kasi nga, may menstruation yung isa, bawal daw isama muna. Yeah, tara, sama na natin. Ay, sama na natin. Okay, open na natin ito. Yan, o, mukha na mga askal. O, parang mga daga na hindi mo maintindihan. Halika, at bawal ka daw ihalo sa dalawang maliit na to. Oh. Ha? Mimi. Kilala mo pa sila anak? Mm. Sino ito? Mimi. Ha? Si Mimi ito? Sino ito? Sino itong karga ko, anak? Sino ito? Si Molly. Si Molly. Kilala pa din naman pala. At dito nga ay pumasok na rin ako dito sa loob ng Obigaini. Kasi nga talagang parang napakatagal na ni Commander na nag-aantay dito sa loob. Ibig sabihin, ganoon na rin siya katagal na nakaupo. Kailan ka? Hindi ko walang yung patong. Nasa ilalim pa kami naman. Pinarinig ako. Pero tinawag ka rin. Nagtira lang ako. At dito nga sa wakas, inumpisa na rin nakiluhin si Commander. At syempre, tinignan na rin ang kanyang blood pressure dito. Hindi ko alam, ganda siguro yata talaga. Gata check up, kailangan i-check yung blood pressure. Syempre, yung mga kababaihan dyan, kayo yung nakakaalam yan. BP mo over-fatig daw? Normal lang. Goods. Mahilig naman sa gulay, paano mag-hibre? Kala ko over patig ko. Okay. Ilan pa ako na 32 po to. Wala kayo, April 12? Opo. Jute na. Opo. Ay, hindi. Message mo. Yan yung due ko doon, 2025. Ay, dito pa rin yung
19 weeks ah, pwede na. Lasay ito mo? Opo. Parang legit ka na. Opo, yan na. Kasi yung hiwa ko'y umabot na dito sa puso, di hindi sabihin kung na yun, madikit na. Opo. Kaya lang, paano kung girl, edi man, ay pag boy, man, sa pa. Ano, sasabihin ko talaga o ayaw mo nang malaman? Sasabihin do. Ayan. Ano, sabihin ko? Opo, dog. Boy, lalaki! Lalaki! Lalaki talaga siya. Naku. Lalaki. Lalaki ulit. Ikaw na talaga ang only girl. Oh, kita na. Okay ka na. 19 weeks na daw? Oo, 19 to 20 weeks ka na. 19 and 3. Wala akong baby girl. Ano, maisa ka pa? Naku, 10 years. Delikado na. Delikado na to. Risky na kasi. Okay na po siguro yan. Tatlo ka. Tatlong CS. Pero mayroong mga nagbili mga CS. Kaya lang risky. Delikado na to. Mamaya ay madikit na. Hindi ko alam po ano ang status ng mga dati mong surgery kung madikit eh. Hindi po do. Hindi. Pero umabot ka na sa puso di. Etong last nag-abot po at medyo di ko alam kung anong po ay. Okay. Sabihin nun madikit kapag umabot sa puso na hindi na kaya masyado dito sa baba. Pero sabi nung ang doktor na ano nag-opera sa akin, okay naman daw yung mga ano. Present. At hindi mo madikit at hindi siya nahirapan ng surgery mo. Dito, mataas pa naman siya. Nakasuhi pa pati si baby. Pwet pa ang nauuna. Malikot na siya daw. Oh, yan. Buo na siya yung uuna. Yung pinaka-fetus mo. Kasi ito yung heartbeat. Lalaki naman lahat yan. Bibigyan ka ng maraming apong babae. Opo. Ilan taon na yung panganay? 14. 14. Tapos ilang bunso? 4 years old. 4 years old. Ayan natin, hindi talaga. May patutoy talaga eh. May patutoy. Ayan. Lalaki yan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Yan yung binigay ni God. Okay. Nasa 20 weeks naman ang size niya. Oh. Sila naman 1 week ng konti, pero okay pa man. Pero mas sobrang laki. Thank you po. Hindi na nanakit. Hindi naman hindi po. Naman. Magalaw lang talaga siya malikot. Mataas naman siya. Hindi ka naman nagpipreterm sa mga dati mong pregnancy. Wala po. Wala lahat akong kompleto sa buwan. Yung heartbeat niya to. Oo, normal naman ang heartbeat. Ito yung face, mukhang okay naman ang lips, wala namang club or being. Kasi kita pa yan, yung nalago kalaw, yan ang kamay, oh. Kitang-kita ang kamay, oh. 1, 2, 3, 4, 5. And then yung isang kamay. Okay, sige, nakapit pa din tayo pa. Lalaki. May team na ako ng basketball, Doc. Kulang pa. Kulang pa. Yung tatay. Ano daw ang result? Napapaiyak nga ako. Bakit? Kalahi muna naman. Sure? Ba't ganun? Totoo? Oo nga. At least healthy. Puro barako. Wala. Okay lang yun. Sabi ko nga, ano man yung gender ay okay lang. Pero hindi pa alam ng mga bata. Namiyan natin sabihin sa sasakyan. Bili muna tayo ng vitamins. At least healthy. Ayun nga lang, hindi nga lang nangyari yung ina-expect namin. Pero ayos lang. Kasi blessing pa rin yun. Tulog pala ito. Ay, hindi malalaman ng revelation. Hindi malalaman ng revelation tulog. Ay, nako. Revelation. Sige, kayo mga, ano ba ang hula nyo? Babae, lalaki? Babae. Babae. Sino sa babae? Ha? Sino sa babae? Sino yung dalawa? Sir. Pares kayo? Baka lalaki. Lalaki.
Lalaki. Lalaki na naman. Lalaki na naman. Oo. Lalaki nga. Nakikita ba dyan? Oo. Kasi nga, pakita mo. Hindi. Paano eh, lalaki naman. Wala naman tumama sa inyo ni MJ kahit isa. Ito may tama. Pero ayos lang yun. Kahit lalaki, ayos lang yun. Kaso nga, lahat kami talaga in-expect namin ay babae. Pero lalaki yung binigay, di baka may purpose yun. Baka ano. Oh, maganda yun. Para lahat kayo, eh, pag nagsama-sama kayo, di puro barako kayo. Oh, di ba? Walang makakapi sa inyo. At saka, ano yun, kumbaga eh, hindi na ako naniniwala dun sa sinasabi na, yung bilog, yung mga bilog ang tiyan, ganyan. Tapos kapag medyo blooming daw, hindi maitim ang batok, tigil-tigilan na po natin yung paniniwala natin yan. Kasi may nakapagsabi din na isang tao kay Commander, maalala ko na sabi niya, bakit dati naman eh, ganyan din yung sabi sa akin. Pero nung pag ano, eh lalaki pa din. So totoo talaga, hindi na pagbabasihan yung mga ganyan maitim ang batok. Baka sadyang nagbilad ka lang nung mga time na yun, maitim ang batok mo. Kaya maitim yung batok mo. Pero ngayon, eh, expected talaga namin. Nagtatalo nga kami ngayon na magsabi ko, eh babae yung kasi iba naman si mama mo nung naglihi kay Kian. Kay Marcos Liit. So, ayun. Pauwi na kami. Ngayon pa lang talaga as in. 6 hours. Bali 6 hours ano? Halos. Kasi 11 siya nagpunta doon. Ngayon, magsa 7 PM na. Sobrang tagal talaga. Di ko alam. Doon pa rin ba ikaw sa susunod? Di ko alam. Sabi kasi ni Commander, mabait si Doktora talaga. Mabait si Doktora. Sobrang dami lang din talaga pumupunta doon. Tapos medyo sa scheduling, medyo hindi ganoon ka, ano, siguro. Siguro. Ano kasi nagkakasabay-sabay lahat ay. O sadyang marami lang talaga may gusto doon kay Doktora. Yun lang yun, dalawang klase lang naman yun. Tsaka kompleto ang facilidad kay Doktora. Tsaka mabait. Mabait so, talaga. So tingnan natin siguro, tayo lang yung may mali. Kailangan siguro mga 6, 7am, nandun na talaga, ano. O kaya may schedule ka talaga na, ewan ko kung ano bang dapat para lang hindi abutin ng ganito ulit sa usunod. So uwi na muna kami ng Kapalungkat. Thanks kay God, may kuryente na daw doon. Makakatulog na ulit ng mahimbing parang kagabi. So tara, biyahe na po kami. At thanks kay God sa blessing na lalaki na naman ulit. Astig! Astig! Magpapagawa na kayo ng uniform nyo. Lima na tayo. Pwede na tayo sa basketball. Jersey. Pagawa tayo ng jersey. Pambasketball. Pambasketball. Kaso tulog yung isa. Bagsak. So tara, biyahe na kami. Okay, it's a baby sister. It's okay? No! Yun lang. What do you want? You want baby boy? Hindi, baby sister. Baby sister lang. Wala tayong magagawa, anak. Be thankful tayo. Say thank you to Jesus. O, yan na, oh. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong blessing na ito. Pangako, mamahalin ko sila.